Ika-25 ng Abril, Sabado, ang Kapistahan ni San Marcos Evangelista. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Sinabi ni Jesus sa mga alagad, "Pumunta kayo sa buong daigdig at ipahayag ang Ebanghelyo sa buong sangkinapal. Maliligtas ang maniniwala at magpapabinyag. Hahatulan naman ang di maniniwala. At ito ang mga tandang sasama sa mga maniniwala. Magpapalayas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila sa iba pang mga wika. Hahawakan nila ang mga ahas at di sila maaano kung iinuman sila ng may lason. Ipapatong nila ang kanilang kamay sa mga may sakit at gagaling ang mga iyon." Matapos silang kausapin ng Panginoong Jesus, iniakyat siya sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. At umalis sila at nangaral sa lahat ng lugar. Kasama nilang gumagawa ang Panginoon at pinatatatag ang salita sa tulong ng mga tandang kasama nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, umalis sila at nangaral sa lahat ng lugar. Ang Ebanghelyo ngayon ay ang pagtatapos ng Ebanghelyo ayon kay Marcos. Tungkol ito sa pagsusugo ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad upang ipahayag ang Ebanghelyo sa buong sangkinapal. Tumalima ang kanyang mga alagad pagkatapos na sila ay kanyang suguin. Binibigyan diin sa Ebanghelyo na hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Sa katunayan, patuloy silang pinatatag at ginabayan ng Panginoong Hesukristo. Ang Ebanghelyo ayon kay Marcos ang unang Ebanghelyong nasulat na matatagpuan sa ating Biblia. Bago ang nasulat na Ebanghelyo, verbal na pagpapahayag ang ginawa ng mga naunang alagad ng Panginoong Jesus. Nang nauubos na ang mga unang saksi na nakarinig sa mga sinabi ni Jesus at nakakita sa kanyang mga ginawa, si Marcos ang naunang nagsulat dahil nakita niya ang pangangailangan na maipasa sa susunod na mga salinlahi ang mga sinabi at ginawa ni Jesus. Nakarating sa atin ang mga sinabi at ginawa ni Jesus na patuloy na nagpapatibay sa ating pananampalataya. Dahil mayroong kagaya ni Marcos na gumamit ang kanyang kakayahan para maisulat ang Ebanghelyo. Pagsasagawa, patuloy mo bang pinag-aaralan at pinagsisikapang isabuhay ang Ebanghelyo? Paano ka nakikibahagi sa misyon ng mga alagad na ipahayag ang Ebanghelyo? Ginagamit mo ba ang iyong kakayahan at talino upang maisakatuparan ang misyong iniatas sa iyo ng Panginoong Jesus?